Kabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Bangga! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan, at syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin, isang magandang umaga at malapit na ang pananghalian. Ay, Mari, batiin ko lang muna bago tayo magpatuloy. Go. Yung kapatid ko nandiyan sa Green Hills. Oo nga. Nagpapagawa ng cellphone. Ay, tapos nagpapabili ka ng ano? Mang inasal. Halo-halo naman dyan. Pinapupunta ka sa Green Hills kanina. Ay, naku, ang init-init. Kasi para ilibre mo daw siya. Ay, teka, magpakilala muna tayo. Syempre sa lahat pa rin po na naiinitan ngayon, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At kami pa rin ang Maklita sa Woo Woo Woo! Hello pa rin po sa lahat mga nag-aabang mo. Ay, bakit? Pamaywang ka. Alam mo kasi may pinipindot ako dito, hindi ako makapindot. Hindi ako makapamaywang. Siyempre mga ganun, parang nagpapakilala ka. Kapitana Sisa, 22, Philippines! Janine Togono! Sabi ko nung nakaraan, pinag-uusapan natin si Akla. Sabi ko, paano kapag sinaniban tayo, no? Uh-oh. Tapos sabi ng ng pare, sino ka? Sino ka, biga? Janine Togono, 22, Philippines! Nagpakilala. Bakla pa rin yung sumapi. Bakla ka na ka. Sinapiya ka pa ng isa pang bakla. Baklang Bioconero yung sumapi. Oy, teka lang. Bigyan muna natin sila ng swerte, yeah. Mare. Parang eto na ang hudyat para ikaw ay magkamita ng pera mula sa Bingo Plus. Hangga! Bingo Plus! Bingo Plus! Panalo! Bing, bing, bing. Alam mo, tanong ko kahapon, Mara, sa ating mga bangga. Oo, pinanood ko nga yan. Ano bang kasarian ni Bing Bing? Diba? Ano, nakakaloka. Itatanong natin yan. Tignan nga natin maigi. Pag nag-meeting kami ulit. Para naman siyang boy, cute baby boy. Oo, diba? Hindi alam ko na kung ano yan. Ano yan? Hindi ba ikaw yan? Uy, muntik ako makapagsabi na. Buti na lang, nakita ko. May microphone sa harapan ko, dahi. Hindi yan, kaya nga di ako nagbibilaw eh. Klaka. So ganyan. Oo nga. Gumawa ka ng dance step nga na gano'n sa TikTok. Ayoko. Dodog showin mo ako. Na may background music ng Bingo Plus. Ay, nakabumunod ka na. Pero bumunod na tayo ng ating lucky number for today. Kung saan dapat ninyong pakatandaan at dapat ninyong pakatutukan dahil sa programa ni Kuya Chico, malalaman nyo kung kaninong programa at lucky number for the day ang kailangan nyong hulaan. Gusto ko yung isang finger lang ang pinangano mo. Oo, syempre, ganun. No? Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Di ba pag ginagano mo yung bola, usually gano'n. Hoy, ikaw ba? Sapat na sa'yo yung isang finger lang? Oo naman. Para malaman ko kung pantay yung bola. Teka, bola pa bang pinag-uusapan natin? Oo, ping-pong ball. Ayan. Yan. Ang ating lucky number for the program of Baklitas ay mula sa letrang N. Uh-huh. Ang numero ay... Ta-da-da-dan! N37. Bongga! N37 ba ito? Oo, 37. Nalukot lang. N37. 37. Ang dapat ninyong pakatandaan, mga pangga, para sa numerong letrang N para sa ating Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo. Bongga ni Bing Bing. Oh, nakakaloka. Na-amaze ako sa pagsayaw-sayaw niya sa gilid. Oo nga. Isang sumayaw kayo ng pantropiko. Ganun. Ay, abangan ninyo yung aking vlog. I-upload ko soon. Ito yung pinagagagawa ng baklang to. Doon ka gumaganti-ganti, ha? Ayan. Well, anyway, sayang good luck sa mga mananalo. Pakatandaan nyo, ulitin lang namin, it's N37. Sana po ay nakita nyo sa mga nanonood via our social media. Dahil dalawa po kada correct. Ano,
ang posibleng magkamit ng tig 300 pesos both on air and online. Ang bongga ng Bingo Plus, no? Naman. At ang bongga ng Energy FM. Correct, diba? Dito lang merong ganyan. Napakasimple, maliit na bagay, diba? Siyempre, ang ating pangga Bingo Plus panalo ay hatid pa rin yan sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Diba? Naku, eto na. Balita mo. Eto na nga, Mare, may chika ko sa'yo. Napakaloka. Kasi nga, Mare, di ba, na ibalita ko kahapon kung nanonood ka na napaka-successful nung ano, nung A Journey ni Paulo Contis, Kay Abad, at saka ni, ano, ni Patrick Garcia. So, una, kahapon na ibalita ko nga na yung itsura ni Paulo Contis, parang nagbago. Parang tumanda siya, no? Oo, parang dryness overload siya. Oo, diba? Nasa inip. Ano yun? Ano yun? Yun? Ano, daing siya? Nag-evaporate. Ginawa mo naman tubig. Nag-evaporate yung mga collagen. Umiwalay sa bala. Charot. Sabagay, ang tao kasi ay binubuo ng ilang percent ng H2O. Tama. Ng tubig. Ng tubig. They are built by bodies of water. Oo. Kaya ka, diba, kumanta. Sa Tara. Bodies of water. Ilog ka. Oh, ano alam mo kung ano na. Aminin, manamis mo ako. Baka may mga batang nanonood sa atin. Baka sabihin nyo sa, ano, rated PG. Pangala. Pangalanan nyo yung mga bodies of water? Me. Kasi binubuo tayo ng tubig. Correct, diba? Pero ito nga, Mare, hindi naman tinubig ito. O ano? Pero fresh tinubo din naman siya. Hindi siya tinubo. Parang ang tsaka naman ng ano, na tinubo. Pero ayun nga, Mare, kasi may guesting itong si Kay Abad sa ano, sa programa ni Tito Boy na ano, na Fast Talk sa GMA7. Okay lang yun, 'di ba? Oo, para mag-promote nga sana nung kanilang ano, nung kanilang inilabas na movie sa Netflix na A Journey. Pero nabanggit niya dito, Mare, itong issue. Nabanggit niya dito na meron nga daw siyang mga insecurities. Isa na doon yung kanyang height, mga ganon. Tapos nabanggit nga niya doon, na nabanggit minsan sa kanya ni DJ Mo Twister na siya daw ay ano, ay ugly version nitong si E sa kalsado. Talaga? Sinabi niya? Oo. Sinabi niya, Mare, na sinabi ano, Nino na ugly version ni ano? Sinabi daw ni DJ Mo Twister kay Kay. Bakit gwapo ba siya? Laka! Sabi, sinabi niya sa gabi. Hindi, totoo naman. Hindi, eto. Ang salita ka na gano'n. Di ba, balik ko lang din yung tanong. Bakit gwapo ka? Teka. Gigil ako dito. Yung sungay mo, yung sungay mo. Friday. Eto nga, mag-ano ka, kumalma ka. Pero nilinaw yan ni DJ Mo Twister. Kasi nga, syempre, ang dami na nag-gaya mo ay naiinis na sa kanya. Diba? Na kesyo daw, bakit sino ka ba? Hindi ka naman kagapuhan. Hate messages. Nag-post siya sa kanyang ano, sa kanyang IG account ng paglilinaw na ito pa lang nangyari na ito ay parang isang segment yata ng kanilang programa sa radio program niya. Na parang ano, sabihin mo kung sino yung ugly version mo. Parang ganon. May sinabi siya, Matt Damon ba yun? Matt Damon. Yun daw yung ugly version niya na napag-usapan nila. Tapos kay Kay Abad, ugly version na nga. Matt Damon talaga, ugly version pa niya. Uy. Hindi ba siya yung ano, dapat na ugly version ni Matt Damon? Napakagwapo ni Matt Damon. Kaya nga, siya nga daw yung ano, ugly version. Uy, hirap itawid. Pero yun nga, nilinaw niya na isang segment lang naman daw to ng kanyang programa at hindi naman niya daw talaga ano, intensyon na i-down itong si Kay Abad. Parang parte lang daw ito nung kanilang programa. Pero Mare, ang nakakaloka nga dito, ang mga netizen, may duda. Kasi bakit nga daw binanggit pa ni Kay Abad doon sa programa ni Tito Boy, kung wala lang naman daw yun, bakit bit-bit pa rin niya hanggang ngayon? Sabihin mo, sama ang loob niya. Kasi Mare, di ba, kapag nababanggit mo ang mga bagay-bagay at hindi mo makalimutan, ibig sabihin, nag-mark ito sa buhay mo. Correct, hindi ba? So, ang tinatanong ni Tito Boy, di ba, ano ba yung mga insecurities mo? Pero Mare, nag-message daw itong si Isa Calzado, ha, kay Kay Abad, na wag daw siyang papayag na nasabihin na siya yung ugly version nitong nitong premiadong aktres. Kasi in fairness naman, Mare, kay Isa Calzado,
kalsado, talagang maganda naman. Walang tulak ka, Bigin. Mama Mary, sabi sorry, nga nila, di ba? Diba? Oh. Ano nakakaloka? Pero yun na nga, Mare. Hindi, ang ibig ko naman sabihin, di ba, sinasabi nga niya na ito ay parte lamang ng programa nila. Oo. Oh, oh. So ngayon, pag nag-react ka sa sinasabi namin, sasabihin ko lang din sa'yo, parte lang dito ng programa namin. Laka. Bakit ba? Pero yun na nga, Mare, hanggang ngayon ay pinuputakti pa rin siya ng mga pandadaot o kaya mga hate messages kasi nga madaming humahanga dito kay Kay Abad. Truth! Alam mo, Mare, hindi wait, ko may... Tabing ilog days pa yan. Nakatutok yes. na ako dyan. Napanood mo na ba yung A Journey? Oo. Sa Netflix? Oo. Diba ang ganda? Correct. Maganda, nakakaiyak. At saka ano, very nostalgic. Tsaka ano, talagang, alam mo yun, artista. Mm-hmm. Hindi yung tipong sabihin mo na inilagay lang doon na talaga aarte ka lang na porket may mukha ka. Alam mo, Mari, hindi ko maipaliwanag yung ganda ni Kay Abad. Hindi siya yung sobrang ganda. Hindi, hindi siya tsaka. Tsaka totoo, alam mo yun. Tsaka isa pa, di ba, na parang sabihin na nga natin, nai-insecure siya kasi sa height niya. Oo. Ay, girl, may fez. Oo, at saka hindi na panahon ngayon para ma-insecure ka pa dun sa ano, sa height mo. Sa GMA7 diba? Nga, nagkaroon nga ng sariling show yung O-Nanay. Oo, diba? Diba, height bang pinag-uusapan natin? Correct, yung mga tipong ganyan na diba? Hindi mo kailangan i-downgrade kasi lahat tayo, ay alam mo yun, may kanya-kanyang kagandahang taglay. Mm-hmm. Sabi ikaw, nga ni Christina Aguilera. Ikaw ba, Mare, sino ang tingin mo lang naman? Oh. Diba? Kung ayaw nyo, oh. Bahala kayo. Oo. Sino sa tingin mo yung kamukha mong artista? Ann Curtis, syempre. Oh. Lalayo pa ba ako? Ganda-ganda. Oh. Tingin niya, ano ka, umaura ka nga. Oh, yes. Sa right side, right side. Ay, ikaw. Oh. Bakit patanong parang ko? Nahiya ako. Oh, bakit? Parang wala. Anong wala? Parang politiko ang kamukha ko daw. Sino? Dating tagapagsalita ng dating Pangulo. Si Nancy Binay? Hindi. Sabi nila para daw ako si Senator Nancy Binay. Hari Rocky daw ako, Mare. Ah, okay. Okay lang. Matalino si Hindi, bakit ba? Spokesperson Hari Rocky. Hindi, marami ka kayang kamukha. Diba? Si Bing Bing. Okay na? Inunahan ko na, di ba? Okay. Naman sa larawan mo dyan kanina nung pinakita, di ba? Tetchi, Agbayani. Sorry. Pag sumayad yung Bayani, Agbayani. Premiadong actress, di ba? Kala ko prime cut. Karne. Usually. Alam mo, kada araw naman, basta nag-aayos ka, depende sa ligo mo naman. Tsaka sa dasal. Ah, ganun ha. Inuunahan kita kasi ilalabas po niyang vlog. Kawawa po ko doon. Kaya minsan lang po ako gagante. Alam niyo yun, kada maglalabas ng vlog si Tita Cora, kawawa po ako eh. Daot, kasama ko siya lagi. Dito na lang po ako nakakabawi-bawi. Hindi pa rin, di ba? Lahat naman ng tao, may kanya-kanyang ganda. Correct. Diba? May mga tao na hindi man natin makita yung kagandahan nila panlabas, pero nasa kalooban correct. Nila. Correct. Actually, Mariano, diba, sasabihin ng mga tao na tipong, ha, talaga ba? Wala ka na nga sa Pilipinas, gumagawa ka pa ng mga kung anong issue, kung anong gulo, para maging relevant ka. Ano yan, best friend ni Nay Christy? Hindi, diba? Sa akin lang, Mari, na parang tipong, dati ganyan din yung segment mo, diba? Sa kanya din pumutok dati yung kung sino mga bading sa showbiz na iniipit mo din yung mga ginagest mong artista na napapahamak, diba? Tapos ngayon, ento ka na may mga ganito. Parang, ano naman na daw to? Parang, tapos na daw to, nakalkal lang. Oh, diba? Kasi hindi, mukhang nag-cool down naman na yung ano, yung paging controversial ni DJ Mo. Pero hindi siya nag-apologize kay Kay yun. Kasi hindi mababanggit ni Kay yun. Hindi, ngayon lang, nung nakakatanggap na siya ng mga ano. Tsaka niya sinabi. Oo, nilinaw na niya. Tapos nag-apologize siya. Oo. Hindi ba parang years too late? Ayun nga. Diba? Ibig sabihin lang, kasi kaya nakalkal. Pero may mga nababash din kay Kay, ah. Diba? Na, na kung antagal na niyan, bakit hindi ka nag-reach out dati? Bakit ngayon mo lang ginagawa yan? Bakit siya mag-reach out? Siya yung na-offend. Alam mo yun? Siya na yung na-offend. Ano yun? Yung um-offend sa'yo, yung in-offend mo ko. Ganon? Ganon ba yun? Ganon kasi tayo eh. Nung gigigil ako eh, diba? Kung makalalabas lang kami sa radyo, tinampal namin kayo. Pero to Kay Abad. To Kay Abad, wala akong nakitang issue sa kanya. Oo. Bukod lang dito. Hindi, tsaka happily married siya, kontento siya sa buhay niya with ano. Ganda niya sa part na yun. No? Sino ba yung asawa? Oo, Paul J. Castillo. Oo. Diba? Product ng PBB yun. Mm-hmm. Alam mo yun ang mga bet na bet ko talaga eh. Si Paul J. At saka si Slater Young. Ay!
Congratulations to Slater. Tayo. Kasi alam mo yun, may pang third baby boy siya. Talaga. Nakatatlo na siyang lalaki. Naku, sana sa akin yung pang fourth. Sa akin naman, babe. Try mo lang minsan. Akala ko magpapalagay ka nung ano, solar pan. Slater, young. Gusto mo lang bakla. Try mo lang, B. Diba, ang gwapo ng isang oh, Slater Young. At saka si Paul Jake, no? Correct, diba? Yung mga minsan labas naman tayo, Paul Jake. Oo, oh, yung mga diba? Ganun. Si ano din, diba? Sino pa ba? Si Mateo din. Oh, Mateo oh. Bonicelli. Si Tubong Cebu din. Yes. Sino diba? Pa ba? Si ano, Atty. Oo, Cebu din. Oo. Oh, oh. Diba ang mga daming, yaman ng mga talagang gwapo ano sa Cebu? Sa isla. Sa Davao din, madami. Diba? Yes. Diba? Nagkalat. Mm. Huwag kayong mag-concentrate sa Maynila. Oo. Diba? Ang tunay na masasarap, nasa probinsya. Tama. Yung mga tagong yaman. Kaso may asawa na. Oh, diba? Hindi mga ganun lang aspeto. Oo. Ito yung mga tipong mga kalalakihan na iidolohin mo kasi, diba, ito yung mga tahimik at talagang alam mong lumaking konserbatibo kasi alam mo naman natin ang buhay sa probinsya, diba? Yung values is very intact. Yes. Hindi ka guys, hindi ko naman sinasabi. Marunong sila magpahalaga sa oras. Oo. Hindi ka guys, hindi ko naman sinasabi na mga taga Manila pakawala na pero mostly ganun. Pero wag na po tayo magpaka-plastik. Ano, okay na. Hoy, Tubong Maynila ako. Ha? Ako din, bakit? Hoy, QC ka. Oh, dati akong San Juan. Oh. Ay, nako, nakakalala. Pakawal lang. Oh, char-char lang. Kalapa. Huwag ka naman kayong ano dyan. Birdie-birdie. Pakawala na, sumasakay ng walis. Ay, magpaalam na tayo, Mare. OT na tayo. Uy, huwag niyong seryoso yun ang mga sinasabi ng mga bakla. Correct. Diba? Ito ay purely good vibes lang. Yes. Diba? Dog pikon, show. Sabi nga natin, diba? Ito ay 20% at chika nga na 80% dog showhan. Oo. Bardagulan. Oo, ganon. Kaya, huwag niyong seryoso. At saka ano, pag di ba sinasabi, tawa kayo ng tawa. Daruta. Anong gusto nyo? Mag-iyak kami dito at maglaba. Magbasa tayo na hot story. Ano? Hard story. Hot story. Kay Gandang Kara yun. Correct, di ba? Di ba? Well, anyways, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Happy Friday sa inyong lahat. Anong gagawin mo bukas? Meron tayong pa-fiesta ni Pangan Wellness Karma dyan sa may barangay West Crames, San Juan City. Wow! Diba? Magkita-kita tayo dyan dahil pupunayin natin ang kasiyahan ng ating pa-fiesta ni Pangga bukas po yan. Amazing! Sabato. Diba? Yun. Oh. Anyways. Yun. Natapos. Kung iba ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. And we are still same-same pero iba. You're number one on 6.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo.